So pay for the effort that they put into it, and you pay for the kind of working conditions. You pay also for the working conditions that they are in. Okay, so what does it mean? So when you say skills, that's why I said, when you say part of the skill is having a doctorate degree, being a priest, that's part of the skills that you are talking about, theology, training. The more you put there, the more expensive it becomes. Di ba? Kasi humihingi ka ng higher education and attainment, humihingi ka mas maraming training, you're asking more for more experience. So it means willing them to pay for that. Di ba? Okay, so you pay for that. Responsibilities. There are two responsibilities. Responsibility sa tao, responsibility to people. The other one is responsibility to what, let's say, machineries and equipment. Right? Mga ganyan. Mga physical responsibility. So, for example, the more people that you're supervising, mas mahal ka kasi mas maraming sakit ng ulo mo. Di ba? Yun ang difference. Kung konti lang ang sakit ng ulo mo. Yun ang reason bakit pataas ka sa organization, yung manager, mas magbayad. Kasi mas malaki ang command responsibility mo. That's the principle of management, command responsibility. Pagka kahit ang mali dun sa volunteer mo, ultimately you as a director is still responsible for that action. You do not say because it's the volunteer. It's command responsibility. Yun. And then the other one, effort. Yung effort, dalawa. Physical effort or mental effort. Ano ang mas mahal bayaran? Mental. Mental. Ibig sabihin, pag-iisip, no? Di ba may session kayo ng critical thinking? Common sense? Hindi common yun, kaya mas mahal yun. Mas mahal ang common sense at critical thinking. Di ba? Mas mahal. So in that sense, when you talk about critical, kasi it's not easy to do critical thinking, di ba? Yan ang role ng mga manager. Kaya ka, yung critical thinking, strategic thinking, dapat yun meron ang director. Yun ang difference mo as a director. You can think strategically. You are the ones who dream. Ikaw yung nakapakita ng bigger picture. You do not expect the volunteers to see that. Yun. Kaya yun yung mental, no? Yung responsibility. Physical, yung isa, yung physical naman, ang trabaho, nagbubuhat. Kunwari, ang trabaho mo, dilaan ng dilaan lahat ng isa. Yun lang ang trabaho mo. Okay, trabaho, magbilang ng magbilang connection. Ako, sumasakit ang kamay ko, puro bariyan na naman ang binibilang. Yung simple, after the mass, may put out the money. Yan. Sister, pati yun. Director, the same time, janitor. Wow. Director siya. Siya rin ang mag-janitor sa opisina. I don't, does the director do that sa inyo? Eh kasi sa inyo, I don't know, but normally, sa inyo ba yung ginagawa? Hindi, what I'm saying, pwede, pero in reality. Hindi, kaya, pwede, of course naman. I think sa simbahan, anything that we want is pwede. But what I'm talking about, when you start delineating functions, you now, really tell, di ba, kung sa left ka o sa right ni Jesus, you tell people where they should be in their place and you perform that function, right? Kasi kung meron ka ng tao na magagawa nun, hindi mo nagagawin yun. Kasi meron kang tao, hindi ko naman siya na kinocompensate to do that function. Kasi ito ang sasabi ko nga, hindi, mangyapunta tayo doon, we tend to micromanage tayong ba. Yung ba nasanay tayo lahat pinakikailaman natin, no? Di ba? Kaya minsan you're thinking of so many things. Pero meron ka ng ibang tao, let them. Yung nga sabi ko, let go, delegate, surrender. Kasi nga, you are to give. Kasi wala kang confidence that they can perform it eh. Kaya nga, we are going into this. You need to start the recruitment process. You need to be sure from the beginning that the people that you are going to recruit are the people that suits are the people that suit your needs. Ngayon ang tanong, how do you do that? Eh, be active in part of the interview.
interviewing. Kasi minsan wala ka doon, sino mo yung ma-interview mo? Gusto ko yung makausap yan. Normally, in a recruitment, kung sino yung immediate supervisor should be part of the final interview. Siyempre may say ka kasi ikaw ang magsusupervise eh. So, I'm suggesting to you, if you are recruiting, later on, the final, no? Because you can say, I do not like that person. Kasi sometimes you have choices, right? And then you will be the one. Siyempre, ang weight mo as the immediate supervisor should be heavier than someone who is not going to supervise this person directly. Dapat ikaw yung mas may say. And that's how it is done in companies, no? So, yung HR muna, no? For example, yung tanong mo, initial screening will be HR, pero yung final screening will be the department head or unit head who will be hiring or recruiting that person. Yes, please. Speaking of compensation, the staff or the kami po sa Commission on Provision, we are holding office regularly. Are we entitled to the regular compensation or nasa discretion na po ng whoever the HR? Which are we regular employees? Okay. Ayan. Kaya nga meron tayo na nun ako, sabi po sa Lasal, kaya kahit gawin nyo kami yung regular. Kasi ganito yung pinag-usapan natin. Ang problem natin sa church, hindi klaro sa atin ano ang regular position, ano yung voluntary position. Kailangan kasi, ang labor code kasi talks about regular, permanent, merong mga tinatawag. Yan ang naman. Wait na ba, sister? Ayan. Secret art na ba? Misa na naman tayo? Ang problem natin sa simbahan, hindi clear, ano ang mga regular positions? Meaning, yung, ma'am, how do you determine regular, no, inherent? Yung mga positions, ito, yung mga job titles, positions, that are necessary. Meaning, pagkawala yun, hindi nyo magagawa yung trabaho. Diba? Parang halimbawa, sa simbahan, pag walang parish, walang ano, misa, diba? So, inherent na merong pare, whether you call the person parish, pero yung isang title na kailangan may priest. Diba? Kasi yun yung inherent. Parang sa school, wala ka, ano, wala kang teacher. Kasi sabi sa amin, sabi ng ano, ng staff, pero yun ng staff, sabi niya, dapat pareho lang kami ng sweldo, pareho lang din namin kumakain 3 times a day, we need it. Eh, pagkaiba ang ano ng job description ng staff at saka ng teacher. So, in that case, yung sweldo, hindi pwede pareho. That's what we're talking about. See? So, you are to identify which position in the... Kasi, for example, sa parish level muna tayo, sino ang dapat may regular? Yun yung office employees. Kasi you require them. Kaya nga sabi ko, yung job description, that the new working condition, that you require them to come 8 hours a day. Diba? Kasi meron kang working conditions eh, hours of work. Diba? Sinasabi mo, part of here, this one is hours of work. Number of days that they come. Diba? Meron? So, pagka yan, meaning, pag wala yung staff, si father pa tatao doon, tapos ano, mag-ano ng ilan yung pipinyagan, misa sa patay, misa sa kasal, meron bang, di ba hindi yung ginagawa ng papis? No matter what, you really have someone there. Right? So basically, if the parish, or parang catechetical work din eh, kung meron ba, kasi ganito yun, how do you determine that there should be somebody there who's supposed to be there 8 hours a day and let's say 6, kasi ang sa labor code naman 40 hours a week ang pinag-usapan na dinidivide mo lang naman kaya naging 8, no? But practically, that the labor code talks about 40 working hours, 6 working days on the 7th, God rested. So, dapat may Sabbath day. No? Kasi sa labor code, ang pwede, 6 continuous lang. On the 7th day, there has to be rest day. Ang Panginoon nga, ganun din, di ba? Nagbahing. So, nasa batasyon, hindi pwede walang pahinga. May problema kayo doon. Kasi I notice, that's why I'm addressing the parish. Kasi minsan pinukuha nyo, stay in, yung mga kamag-anak nyo ano, sa probinsya, dadalhin. I'm talking about my Manila experience. Tapos dadalhin nyo sa simbahan, tapos on-call sila 24 hours, tapos ang bayad katulog na rin. Hindi pwede yung ganun. Kasi kung office sila, and they are reporting 8 hours, 7 days,
dapat ba babayarin? Kasi permanent, ano yung position talaga yun sa opisina eh. Kaya lang naman nangyayari, pag umalis si Parish Priest, kasama niya rin yun, di ba? I mean, I'm just talking about, oh, di ba, totoo naman yun. Yes. Kaya ngayon, nawawala. Ngayon, pero yung position na yun, what I'm saying is, sa catechetical to, itong job title na office secretary, sabi natin, office secretary to, di ba? Ano yung regular position yan eh? Kasi kahit sinong pare ang pumunta dyan o obispo, kailangan na merong office secretary, right? Kasi meron kayo talagang business transaction, whether ang ginagawa ng secretary is about catechetical, it's all about the entire, let's say, diocese. Talagang merong isang office staff, merong kang at least isa to answer phone calls, to entertain visitors, di ba? To tell you what the schedule and so forth. Can you require them? Pagka ganun, regular, dapat based on the labor code, minimum wage. Kung ano yung minimum wage nyo sa lugar nyo, dapat yun yung minimum na ibabayad nyo na. Minimum na yun. I mean, if the diocese can afford more than that, so, pero at least safe na kayo legally, at least legally, that you are paying them based on the provision of them. Ang problema kasi natin, ginagawa nating allowance na below minimum wage, but they are rendering really irregular job of 8 hours a day, 6 days a week. Yun ang talaga. Diba? Magkano na ba yung minimum wage sa national? Ay, iba po. Halimbawa, you are in, kung sa province, iba kayo. Oo, bawat region, iba-iba. Yung pinakamahal sa Manila, o almost 500, nag-iiba-iba. That's what I'm saying. Tapos, pag ganyan. Ganun din sa catechetical work. I'm saying ganito, kasi nag-iisip lang ako na kung talagang strategically, as a director, mag-iisip kayo ng strategic plan no, for catechetical work. Ang talagang kasi doon, given the plans that you have for 5 years, kunwari, o ano bang appointment nyo? 3 years, no? So, halimbawa, kasi maganda talaga, you start strategic na 3 years, tapos tignan nyo yung batch ng trabaho na gagawin, programs, no? Tapos ilang bang tao talaga ang kailangan nyo? Siyempre, i-determine nyo ang isang tao, based naman sa experience nyo, and then you come up with, kailangan mo lang dalawa, nakatikista. Dalawa. O di yung dalawa na yun, yun ang i-hire nyo na regular na empleyado ninyo. Pwede naman kasi ganito. Ma'am, eh hindi mo permanent. Eh di, kasi meron naman term na contractual. Meaning, isang taon, may kontrata siya as katikista. Pero ang ibabayad mo, dapat hindi nabababa naman doon sa minimum wage. It should not be lower than the minimum wage. O ngayon, ang tanong, eh ma'am, office ho, yung isa minimum wage na, yung katikista minimum wage pa rin. Eh, magkaiba ng ano, mas mahirap ang trabaho ng katikista. O, doon nyo. Pero ang beginning salary nyo dapat minimum wage. So, if you think that a katikista is performing more, pwede nyo naman dagdagan ng 100. But, hindi sila pwedeng pareho. Kasi kung for you, mas mahirap ang trabaho ng katikista kaysa sa office staff, di dapat meron siyang difference. Basta may difference silang dalawa. Walang batas na nagsasabi, dapat ang difference ay 100 or 200. Nasa discretion nyo yun. What you can afford. Maliwanag mo ba tayo? Yes. Okay. Ngayon, may tanong. Basic yun, ha? Basic pa lang yan. Ngayon, ang tanong. Ito yung misa, nade-demanda tayo. Overtime pay. That's why you are to determine. Hindi, kaya sinasabi ko dito, kailangan malinaw ang kanyang trabaho. Ang trabaho niya ba ay, for example nga, no, kunwari, katikista, na everyday, kasi pag sinabi niyo everyday, 8 hours a day, pwede naman flexi-time. Kunwari, 9 to 6. Yung oras naman madali. Pero ang pag nag-uusapan, kung 8 hours, kunwari ito, 8 hours, eh nagtrabaho siya ng 10, babayaran niyo ba yung 2 oras? Kailangan. Hindi. Pag hindi sinutos. Okay. 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 Sa amin, yung one hour, 10 pesos yung anong batayan ng 10 peso mo? Oh, yeah. Kaya, no, meron ako sasuggest.
Maliban sa Bible na meron kayo, pag administrate, bumili kayo ng labor code of the Philippines. Yes. Kung kailan. Tapos makikita din yung magkano ang babayad. Pang overtime pay, yung requirement, 25% of their minimum wage. So kung halimbawa, ang ano nila, 500, 25% of that ang overtime pay. 25% anyway, nasa labor code rule naman yun. O halimbawa, meron pa isa, 6. Eh kaso, on the, may special na ano, kailang mag-report on the 7th day, hindi pwedeng rest day. Meron din, you have to pay the rest day premium. Meron din naman, kung magre-report, kailangan, dahil sinabi mo, may gagawin. May ordinasyon, may ganyang ano, celebration, centennial, magre-report, di babayaran yun lang din ang postulate. Yan ang sinasabi ko sa inyo. I'm just saying, I'm talking as a, yung talagang what is last. Kasi ang ginagawa natin, hindi ko naman usin, kaya lang laging kinoconvert natin to apostolate. Pero I think we need to really decide. Kung ako ang tatanungin, hindi ko naman sinasabi na ano, sa where do you delineate the line that this is really part of their function as an employee of the church? Implicado naman technically eh. At saka kailan yung function mo as a faithful? Kasi doon, I think that is where the dilemma is eh, di ba? Yes. Na misa i-convert natin into a faithful, pero talagang ginagawa niya, function niya yun as a katekista. Kailan yun? Kaya it has to be clear. You are to write it in the job description. Alin yung pro bono, alin yung talagang part na dapat compensable. That's what I'm simply talking about. Parang kasi ang tanong natin dyan eh, Sunday Mass, magkakatekize ng Sunday yung katekista. Gratis. Kasi sabihin niyo, lahat yung day for a plan. Kailan siya magkakaroon ng ano? Kailan niyo siya i-compensate, di ba? Hindi, what I'm simply thinking, you really have, are you getting me? Yes. I think it's about time that us as a church, think about in terms of yung social doctrine of the church as far as human work is concerned. That we have to compensate justly our vineyard workers, lay vineyard workers. Yun ang ano, napaka-importante po nun. No, yes. Ma'am, what about for multitasking jobs? Yeah. Or yan na, marami kayong binibring up. Hindi ako yan, ha. Okay. Actually, ang isa pa, kaya we go back to the job description. Kasi ganito, yung sinasabi ko misa, yung function ni director, yung function ni coordinator, pinagsama mo sa isang tao, ang bayad pareho. That's how you circumvent actually just compensation. Kasi pagsasama, multitasking eh. Lahat ng sama-sama. Pero hindi mo binabayaran ng mas mahalaga do, eh, ng higher. Because you combine. Actually, that is not just. Dapat, pag nag-multitasking ka, balik kayo doon. Ano ba ang right compensation? Pagka pinagsama-sama mo yung trabaho, okay naman yung mag-multitask. What I'm saying is, let's say, ang pera lang talaga ng company at ng, yan na naman, ng simbahan ay ang kaya mo lang ibayad. Kasi kaya nga dapat malinaw from the beginning ang kontrata. Bilinawin nyo lang po yun. Kasi what is important is you have that written contract between you and your volunteer or whoever that person is. Para hindi, kasi yan ang magiging problema natin sa labor. Pag kami nakarinig niya, pupunta sila lahat sa Department of Labor, kino-complain na ina-exploit natin. But if you have that written contract that we agree, given the amount, ito ang gagawin mo, safe ka doon. Yun ang sinasabi ko lang, safe ka doon. Safe ka doon at saka sumusunod ka doon sa hours of work. Yun lang naman. Pero okay naman ang multitasking. Basta mahalaga, alam noong ako. Kasi sa simbahan, we can't help but eh. Pero talaga, may problema talaga tayo dun sa ano na to. Kaya lang ang sinasabi ko, kasi nga, yung funds natin, limited, because the source of money that we have is coming from donation, love offering, kung ano lang, no? Na, kung maliit ang simbahan mo, maliit, ganun din naman ang pare, di ba? Ang compensation mo is also dependent on the collection net, no less.
kaya mas malaki yung simbahan, mas malaki yung sa pamilya yung naririsin yan, mas maliit na simbahan, mas maliit. Ganun yung nangyayari, di ba? Ganun din ang nangyayari dun sa mga staff. Am I right? Yes. So, kung ano lang, pero makikita niyo yung trabaho ng maliit tsaka ng malaki pareho lang. Yeah. Kaya I think it's about time, hindi, pero strategic plan, simbahan na to eh. Yung bang really to have funds, to generate funds, that will really support the catechetical ministry in all dioceses and parishes. Hindi pwede, ako ha, from my point of view as a management person, it's not enough that the money that we generate at the parish level is our only source of what? Resources to provide for all our board and all our operations. Hindi sapat eh. Talagang hirap kayo. Tsaka yung second collection, magkano lang yun, di ba? And then, kaya hindi kayo makapagplano ng mas marami pa. Hindi kayo makakuha ng mas marami pang volunteers. Why are you not able to get competent? When I say competent, yung talagang may background. Eh kasi hindi tayo makatapat sa industry. Diba? Kasi you have to remember they have needs. They have personal needs. Kailangan buhayin nila yung pamilya nila. Sila meron nun eh. Ang difference natin sa meron tayong community that provides for us. Yun ang difference, di ba? Meron kayong community. Now, I'm saying ko yun. Yes. Ang kaming lay, wala kami nun. Kaya we need the income to provide for our family. Kasi pagka may problema, lalo nang kukuni mo, pinag-aawayan naman sa bahay. Nandiyan na lang kayo lagi, mami, sa simbahan na hindi kayo nakapagluto at nakapaglaba. Hindi kasi ganun, magagalit. Kasi yung band, di ba, we want to serve. Pero meron na kami primary responsibility. Ika sabi ni Father, alas 7 na po, baka magluluto pa kayo, uwi na muna kayo. That's what I'm saying. Doon sa, pero problema po natin ito. Kaya ko nga, I'm so happy that I'd be able to share it with you. Kasi talaga, sa Lego, minsan I presented a paper in a conference. Ayun ang tinanong sa akin, sabi sa akin, how come it is the Catholic schools and the churches that have many labor problems na hindi ako nakasagot? I was not able to answer kasi totoo naman eh, totoo. But I cannot explain in the context of our faith, in the context, ako I can, pero kasi ang tanong na, ano eh, talagang very practical. I mean, people management, the way we teach it, because we teach it that you should be compensated, dapat malinaw, 8 hours, eh bakit to hindi ganun sa simbahan? Di ba? Hindi, tinatanong. Pero I don't know, how many of you are going to the States? Yun sa mga parishes. Di ba, ang use sa States, para talaga silang office. Oo, pagkano, ano, tapos sarado, na hindi ka makakasimba, pagdating sarado ulit, appointment. Tapos sa mga pare, napakaswerte nyo dito, para talaga kayo. Doon ang pare, ordinaryo eh. Kasi binibigyan ka lang ng swer, ng ano, pero you're just an ordinary person, walang ano. Dito talagang, you're so blessed. I mean, in the Philippines, the priests are so blessed. You should. Eh, maraming nagdi-desire. Sineshare ko lang nung ano. Kasi, gusto kong magtanong. Pero often, they realize, hindi ka pwede ka ano yan. Magkaiba ang treatment. Kasi, may mga Filipino communities that we love you. Pero, ganun pa rin. Yung talaga, para kang empleyado. Talaga, may stipend ka. Tapos na yun, may office ka, may kailangan ka, dali mo yung sarili mo, hanap pa ang sarili mong bahay, pagka hindi. Kasi kung guest place ka naman, hindi ka nila ititira dun sa bahay, hindi pa nila lang. That's what I'm saying. Pero iba yung catechetical, I'm now going back to catechetical ba? Kasi sila may pera, ang support ng parishion, kasi sila, ang support naman ng community, yung mga tao, whether Filipino o hindi, marami silang fans. Yun ang difference nila. Kaya buhay. Tapos yung from the diocese, marami talaga silang pera. Ang ano lang nila, workers in the vineyard of the Lord. Kukunti naman talaga. Kasi sa kanila, working. No? So parang dito, ang mga nandoon ng volunteers, yung mga, ang marami mga Pilipino na yung mga pumunta doon, kasi yung asawa, professional, yun ang masisipag. Pagka, sila talaga yung mga volunteers in the parishes. I'm talking of yung mga
o kaya mga Latino, no? Ganyan ang ano, na mas buhay ang sinasabi ko, because they bring in the Filipino culture of how they're able to look at the cases. But they have the resources to pay. Kahit yung ano nila, yung mga choir, lahat yung may bayad yun, walang libre po. Choir master, lahat ng ano, lahat yung may bayad. Sa kanila, for them, sa atin kasi nga, ano yung apostolic work, sa kanila, hindi lahat yung may bayad. Oh, yun ang sinasabi ko lang, that is the difference. Yes, ma'am. Commitment letter ba, o yung mga ginagawa ng volunteers na I commit myself, gano'n, walang remuneration o walang, ano, this it does not hold us, ano. Hindi ho legal. Kailangan, ang suggestion ko sa inyo, kung professionalize yung catechetical ministry, you should start issuing appointment, letters of appointment, no, with the job description and the duration. Kasama ito, no, ito yung trabaho nila, with the corresponding magkano yung kanilang remuneration, pagkatapos ano yung duration ng work. No? So pag sinabi nyo na for 1 year, so sabihin nyo effective May 1, 2017 to April 30 of 2018. Tapos lalagay nyo, actually kanyang sinasabi ni sister, sa ilalim lalagay nyo yung working hours at yung days. No, nandito sa ilalim yung ano niya, yung kanyang working hours. So sasabihin nyo na 8 hours a day, Monday, 6 days a week, yung sasabihin niyong gano'n. Tapos yung day ng day off, pwede namang agreement yung kung anong araw. Kasi for example, sa simbahan, yung Sunday is not a day off. Yun ang ating working